Hi, I'm Kylie Chari. What is up, guys? I'm Jeremy G, and we are your interpreters sa kantang Kahit na Masungit na isinulat ni John Francis and Jason Franz Pasikolan. Hi, ako si John Francis Pasikolan. At ako si Jason Franz, at kami ang composers ng Kahit na Masungit na binigyang buhay ni Kyle Achari at Jeremy G. Ako feeling ko, sobrang masaya kasi given na ang laking bagay na makapasok sa himitan. No? Ang dami kasing sumasali na composers na kahit mga veterano sumasali pa rin. Tapos, the mere fact na nakapasok kami sa una pa lang, yung 818, then ngayon sa top 12, malaking bagay na on its own. And yun, sobrang thankful kami to Tar Music, ABS-CBN, and sa lahat po ng sumusuporta sa song namin. As a person na nag-aaral pa lang in college at saka 19 years old pa lang, malaking bagay na to sa akin kasi at a young age nakapasok na ako sa Himig Handog, which is malaking, I consider it na sobrang laking event para sa mga musicians na tulad namin. So, malaking sobrang grateful ako. Nung nalaman ko na magiging interpreter ako sa Himig Handog ngayong this version of Himig Handog, parang na-excite ako siyempre kasi it's my first time and knowing yung history mismo ng Himig Handog with all the great songs that came through this competition, mas lalo akong naging excited. Especially nung nalaman ko na si Kyle ang kasama ko dito sa kanta nito. Kasi, yun nga, Kyle and I were good friends. We've been through a lot together. We've sung together and performed together as well. So, syempre, mas lalo akong naging excited to interpret this song with my best friend, si Kyle. Well, unang reaction ko po kasi was a question if I wanted to join Himig Handog. Sobrang gusto ko po talaga. Matagal na po ako nasa industry na gusto ko po talaga mag Himig Handog. And like, it's been one of my number one things to do. Like, I really, really want to do it. As an artist, as a singer. And I was very blessed to be given the chance to sing on this kind of song. It's also my genre din. Kaya maganda din. When I first heard it, I was just like, napaganda nito. Then I heard that I'm also with Jeremy, who is also a friend of mine. We're very close in the industry, and he's also in the States. So may vibe naman din kami. Eh, hindi siya naging problema sa akin. I didn't think about it twice. I said yes right away. So yung ako kasi yung parang unang nakasulat ng song, tapos may patulong kay Jason. So yung song kasi is about an ex-girlfriend. So meron kasi akong ex-girlfriend na medyo malakas yung tropa. Gusto ko lang isulat yung experience na yun kasi hindi siya masyado napag-usapan kasi kadalasan ang songs about love would be hugot songs or about the joy of falling in love, not about panunuyo. So I think it's a different take on love songs. And at the same time, I want to talk about if you're in a relationship, you should communicate with your partner na hindi mo kailangan paghuhulain yung partner mo. So I wanted to write a song about that. And I hope people would be inspired with the song or in a way, kiligin din sa song. Naging process namin kanina, at least there's something called Zoom that everyone uses. Ayun, so they were able to call and then we met through Zoom. And then, tinanong ko po sila kung pwede ako magkulot. They were giving me the freedom to be the artist that I want to be in their song, which was, I just want to say thank you so much. Kasi me as an artist, I love being free as a singer and as a, hindi lang yun, as an interpreter of their song. So it felt good that they were giving me the freedom. And lahat naging through Zoom, and then whenever I did the kulot, I would be like, is this okay? Gusto niyo po ba? Or do you want me to change it? And they would say, yeah, that's good. Or pwedeng ganito, pwedeng ganito. So it was never really a problem. They were very nice people and very nice people to talk to. Yung message ng song para sa akin, I think it's self-explanatory eh. Kasi kahit na masungit, yung line na yun, kahit na masungit, tapos after na mahal kita, it doesn't matter na masungit ka, basta mahal kita, alam ko na mahal kita, kahit anong personality mo, I just know that I love you. So parang that's how the song comes to me. For me, ang naging challenges namin is kasi gusto namin kasi talaga marinig yung pagka-reach ng boses nila. Since via Zoom call lang namin
tine-check yung process ng recording session, talagang tinututukan talaga namin. Kunwari, may mga times kasi na nagiging choppy, sabi namin, okay lang po ba, pa-play po ulit kasi nag-choppy po. Despite of that challenges na full of naman namin, nasabi naman yung mga gusto, mga suggestions rin nila kay Lechari and Jeremy, marating sa amin, minaximize namin yung mga kaya. Kahit naka-Zoom, di ba, nagawa natin record ng kanila. And maganda yung kinalabasan ng Zoom. Sana abangan nyo dahil gusto namin yung song. And I hope people will also love the song. Itong song na to, medyo R&B-ish. So you can groove a little sa song na to. So you can see, tingnan natin, you might see some dance moves from me sa mga performances. What's up guys? Ako si Jeremy G. At ako po si Kylie Chari. At available na po ang kantang Kahit na Masungit na isinulat ni John Francis and Jason Franz Pasikulan. At syempre, available na po yan sa lahat ng digital streaming platforms. Oh, kahit na masungit.